Hello, kumusta mga kasuki? Kumusta? Kumusta sa inyong lahat dyan? So, ayan. Update ko lang kayo. Yan. Dahil nga Sunday kahapon. So, alam niyo naman, Sunday, Dr. Tan Day. Ayan. So, galing ako kay Dr. Tan kahapon. At, yun, dami kong kwento sa inyo. As in, talaga yun. So, pagka Sunday, alam naman natin, no, na ang oras ng pagpapagamot kay Dr. Tan, no, ay from 8 to 2. Yan yung oras ng pagpapalista, no. Magpapalista ka ng pangalan para magkaroon ka ng number. Yan. So, nasanay ako na bago mag 2, no, or minsan kahit past 2, pag dumarating ako doon, napakarami pa rin tao. Yun. So, kaya okay lang na lumampas na ako sa 2 o'clock kasi ang technique naman doon is yung konti na lang yung oras na ipag-aantay mo. So, minsan lumalampas ako ng konti sa 2 o'clock at marami pang tao doon na nag-iintay. So, dahil nga uso ngayon ang novel coronavirus. Ayan, update po kayo guys. Alam nyo ba na walang masyadong naging ganap yon, no? Nagulantang ako, papakita ko na lang sa video, no? Habang nagsasalita ako, ipa-flash ko sa screen, no? Yung naging ganap sa akin kahapon, no? So, alam mo yon, yung pagdating ko doon, madaling-madali pa ako dahil nga Pasko na, no? Mga 2:14, ganon, yung oras ng pag-in ko doon. So, nagulat ako na wala ng tao. As in, wala na talagang tao. Madilim na sa pasilyo, ayan. So, nagulat na lang ako na hindi ko alam kung wala bang schedule ng panggagamot. Kasi first time yon, first time ko nakitaan ng ganon. Na yung ganong oras, wala ng tao talaga. So, ibig sabihin, nung araw na yon, alam yun, parang walang nagbalikan. May nagbalikan man pero hindi na ganun kadami katulad nung dati. So, bakit nga ba? Dahil sa laganap na yun, yung novel coronavirus. Dahil, syempre, alam nyo naman, no, sa Binondo, no, syempre, maraming part dyan na mga Chinese, diba? So, yun nga, naka-apekto. Ang totoo nyan, last Sunday, hindi rin naman talaga ako nakabalik dahil isa rin ako sa unang natakot, no? Na baka makakuha ako ng sakit, no? Dahil nga sa mga nababalitaan natin na yun nga, yung sakit na NCOV, ayan. So, ayun. So, kung nakikita nyo sa screen, ayan, nakapanibago. At eto pa ang malala, no? So, dahil nga uso ngayon ang novel coronavirus, no? So, usong-uso siya. Alam nyo ba na nagkakaubusan na? As in, sold out na ang mga mask ngayon, no? Itong mga facial mask, yung mga surgical mask, N95 mask. At ipa-flash ko rin sa screen kung makikita nyo. Ayan. So, after ko kay Dr. Tan, so, eto nga, no, nag-skip ako. So, ang kagandahan naman ng nangyari sa akin kahapon, nung pagbaba ko, di akala ko nga, no, walang tao dun sa, ano, ni Dr. Tan. Akala ko walang check-up. So, meron naman check-up, pero konti lang yung nagpunta, kaya maagang natapos. Kaya, nung dumating ako ng 2 o'clock pasado, wala nang, as in, sarado na. So, shout out ko si Kuya diyan sa si Manong diyan, si Kuya, no, na nakabantay sa baba ng mansion ng mansion house, no. Na yun nga. So siya nagsabi na nandiyan pa naman si Dr. Tan, no. Nandiyan pa naman sila, kumakain lang sila. At yun, so kinapalan ko na lang ang mukha ko. Ang ginawa ko, bumalik ako sa taas. Yan, hindi ako papayag na hindi ako matitingnan ni Dr. Tan. So, ang ginawa ko, kinatok ko kahit nakasarado ang pinto. So, nakita ko naman na bukas yung ilaw, nakasara lang. At nung pinagbuksan nga ako, nakita ko nga na kumakain sila.
So, ayun naman. So, pinag-intay lang nila ako. Sabi nga, intay lang daw. Tapos lang nila yung pagkain nila. At ayun. So, habang iniintay ko na matapos sila, eh, may mga nagdating, ano, yung mga classmate ko. Yung mga classmate kong huli na rin kung magpunta, no? Yung mga kasabayan ko yan, eh. Kami yung mga lagi nasa huli sa listahan ni Dr. Tan, no? So, nakasabay ko rin sila, no? Para-paras kami nagulantang na wala ng tao. Kami-kami na lang inahan doon. So, ayan. At napakabait naman ni Doc Jan. So, siya ang tumingin sa amin. At dahil nga, mabilis lang ang naging proseso pagdating doon, eh, salang agad, no? So, ang nangyari, maaga akong nakauwi. At nilibot ko, yan, as in literal na libot, ha? Nilibot ko ang mga drugstore doon sa may Ongpin Street. So, nilibot ko, pinasok ko rin, no? Yung mga pwedeng pasukin. Kung saan, pwede akong makabili ng mask. Ayan. So, dahil nga nababalitaan ko na nagkakaubusan na raw. So, iniisip ko, chance ko na makabili ng box. No? Dahil ako naman, eh, malapit na sa Bangbang, no? Or baka sa Ongpin, meron akong mabili. Kasi iniisip ko, baka dito-dito lang sa barangay, sa paligid, wala. Pero nagulat ako, yun, no? Bumaba ako ng Bangbang at mula sa right side, left side, tawid pa ako sa kabilang kalsada. Niligid ko ang mga ano doon, ang mga laboratory equipment, mga medical apparatus doon. Basta yung mga ano doon, mga bilihan doon, no? Mga madalas na nabilihan ng mga ganito. So, naglalakihan ang kanilang mga karatula, no? Sold out ang mask. Wala po kaming mask, no? Wala na pong N95, wala na pong surgical mask, no? Lahat ng pintuang madaanan ko, eh, wala na. As in, wala. So, ayan, sininit ko to kasi, yun nga. So, shout out na rin, no? Yung mga seller dyan sa Lazada at sa Shopee na napakataas ng benta nila. So, ipa-flash ko sa screen, no? Buti na lang na screenshot ko yun or na-likes ko pa yun before, no? Bago pa nagsisimula pa lang umingay yung NCOV virus na yan, no? Nagsisimula pa lang yan, yung coronavirus na yan na umano na mag-ingay, eh tiningnan ko yung mga presyuhan nito sa ano, sa Shopee. So, ang mga nakikita kong presyo, 75, 88. At nagulat ako, no, after a week, nung nag-boom na yung balita na talagang confirm na meron na dito sa ating namatay, no. Yun, nagulat na lang ako, biglang lumobo ang presyo ng, yan, ng mask na ito, no. Yung dating 88, eh, naging 400, naging 300, ayan. So, shout out sa mga seller dyan na nagtaasa ng mga presyo. Ayan. So, at dahil nga dyan, no? So, tapos na tayo sa aking kwento. Pakita ko muna sa inyo yung aking gamot pala, no? Ni Dr. Tan. So, kung mapapansin nyo, meron akong, yan. Yan. So, meron ako ditong bagong gamot galing kay Dr. Tan. So, hindi na to bago sa akin. Last week, yan. So, last week, so, last week hindi ako nakabalik. Nung last, doon ako nagpa-check up, no? Yun yung sobrang sakit ng pag-umiihi ako. Nung una, akala ko magkakaroon lang ako. Kasi alam mo yung parang sobrang sakit ng puso ko. As in talaga namimilipit ako sa sakit, no? Siyempre, nung nasa trabaho ako, hindi ko naman pwedeng ipakita na, alam mo yun, na sobrang sakit. So, medyo pinipilit natin, no? Na lumakad ng maayos, ganyan. Nung kinalingguhan na, ayun na, hindi ko na talaga kaya. As in, parang pakiramdam ko, may ano na, alam mo yun, pakiramdam ko, eh, parang may puputok sa loob ng aking chan. So, na ano ko, na trace ko, na ang masakit sa akin is yung pantog ko. So, ayun na nga, no? Nung umiihi ako, napansin ko na parang ang sakit. After ko umiihi, alam niyo yung parang pinipilitit yung pantog, no? Yung parang drain siya na parang pinipilitit na ganun. So, yun yung pakiramdam ko nung time na yun. Kaya, kahit na hirap na hirap akong lumakad, hirap na hirap akong mag-commute nung time na yun, eh, pinilit ko pa rin na makapunta kay Dr. Tan. At, naresetahan niya ako nito, no? So, eto yung nareseta niya sa akin. So, mainam ito. So, nakalagay dito, Sanjin Tablet. Yan. Pure Herbal Product. Nakalagay dito, Speedily Solve Symptoms of Frequent
micronutrition, urgent micronutrition, micronutrition pala, and painful urination. So ayun, yung painful urination, yun yung naranasan ko. As in, yung first time kong maranasan yun na sobrang sakit yun. As in, sobrang sakit talaga. Alam mo yung parang pag-ihi mo, yung huling patak na ihi mo, talagang luluha ka na lang, sobrang kirot. So ayun nga, no, na-detect niya, again, ang kanyang panggagamot ay true pulso, at na-detect niya na ako nga ay mayroong or positive sa UTI. So, hindi ko sinasabi sa kanya kung ano yung nararamdaman ko. Sila mismo yung nagtanong sa akin kung ano bang nararamdaman ko dahil meron na daw akong UTI. So, amazed na naman ako kay Dr. Dan dahil, yun nga, no? Amazed naman ako sa kanya kasi na-detect niya na meron akong UTI at as in painful urination talaga yung nararanasan ko that time. So, ito yung nireseta niya sa akin last week. Ayan, so ganito yung itsura, no? Nakabox siya, tapos eto yung loob. Ito ay 36. Kada box ay 36 tablet. At nakikita nyo ba ang sulat na yan? 444. So, ibig sabihin, umaga, tanghali, gabi, 3 times kung iinumin ng 4 na tabletas. So, papakita ko sa inyo yung tabletas. Ayan. So, sa isang box, dahil nga 4 ang inum ko, kada 3 times a day, 4 tablet. So, sa isang box niya ay tatagal lang siya ng 3 days. So, unang punta ko, ayan, ito yung itsura ng gamot. So, sa unang punta ko, isang box lang yung nareseta niya sa akin. So, siguro nga, dahil check niya muna kung anong pagbabago sa akin. And hindi nga ako nakabalik, no? Dahil nga dyan sa novel coronavirus na yan. At kahapon na lang ako nakabalik, no? Kahapon na lang ako nakabalik nung nalaman ko na yung mga dapat gawin, no? Kung paano makakaiwas sa novel coronavirus. So, mamaya sasabihin ko rin sa inyo yun, no? Yung paano makakaiwas sa novel coronavirus. So, ayan na nga. So, ang nireseta niya sa akin ngayon, dahil nga hindi ako nakabalik last week, no? Kapon lang ako nakabalik. So, dapat pala, ang pag-inom nito ay 7 days, no? Ang pag-inom, 7 days. Kaya, kahapon, ang tumingin na sa akin si Dr. Jan, no? Yung si anak, no? Si Dr. Tan, yung tatay, yung anak ay si Dr. Jan. So, siya na yung tumingin sa akin at nirisitahan niya ulit ako ng dalawa na. So, dalawang ganito. Yung isang ganito ay nasa bag ko na. No, para dala ko siya sa aking trabaho. So, pinakita ko lang sa inyo yung gamot. No, syempre, nasanay kayo na puro ganito lang ang pinapakita kong gamot. So, ayan pala. Hindi lang pala puro ganito ang kanyang gamot. No? So, eto nga pala yung latest ng aking gamot. Ayan. So, nakikita nyo ba? So, ayan yung latest sa aking. So, ayan siya. So, konti na lang siya. Alam nyo kung anong nawala sa kanya. Yung parang dayami. Nung last time, sobrang bulky nito kasi alam yun, parang napakaraming, ang term ko nga, dayami, kasi mukha naman talagang dayami. Alam yun? So, eto, konti na lang siya, at meron siyang, so, ayan, meron siyang ganyan. Meron siyang ganyan. So, konti na lang siya, at ang reseta niya sa akin is for 5 days. So, 5 na balot to. Ayan. So, ayan na nga, pinakita ko sa inyo, no? Paano ba tayo makakaiwas sa novel coronavirus? So, ang sabi nga, no, prevention is better than cure. So, eto nga, papakita ko sa inyo. So, pwede kang mag-mask. Yan. Malaking tulong ang mask. Kung makakasalamuha mo direkta yung may mga ubo, yan, yung may mga ubo, sipon. So, ito yung protection mo. No, ito yung magiging protection mo. Para hindi ka direct na malagyan ng laway nila, no? Yung mga infected, no? Mga infected na tao. Pero ang pinaka-the best ka rin para hindi ka mahawa ay makasalalay sa ating mga kamay. So, paano yun? Paano ba yun? So, kailangan lang natin na ang madalas na merong virus na kinakapitan ng virus at naninirahan doon is yung mga hawakan, no? Yung mga metal, yung mga hawakan. So, sila yung doon nabubuhay yung virus, no? At mas tumatagal yung pagtira doon ng virus, no? Yung mga handle, no? Yung mga metal na handle, yung mga hawakan, no? Yan. So, alam nyo naman sa mga public places, alam nyo na kung saan, no? Yung mga madalas na hinahawakan. So, ang kailangan nyo lang is magpugas ng kamay gamit ang kung ikaw ay nasa public places, no? Siguruhin mo lang na pag humahawa ka sa mga madalas na hawakan, no? Kunwari sa MRT, yung hawakan dyan, no? Sa may hagdanan, yan. So, yan yung laging nahahawakan ng mga tao. So, kung sino-sino ang humahawak dyan, so, hindi natin alam kung nakahawak ba dyan yung mga infected, no? Ng NCOV, yan. So, kailangan natin gawin ay maghugas, no? Maghugas tayo ng kamay gamit ang sabon. So, alam niyo naman kung anong sabon ang dapat gamitin. Siyempre, dapat yung may pamatay ng germs. So, alam niyo na yun.
So, ayan nga, no? So, gamit tayo ng sabon, no? Hindi applicable yung mga beauty soap. Ayan, yung mga beauty soap, hindi siya applicable kasi nga, karaniwan, no? Mga whitening. So, ang kailangan natin is yung may germ protection. So, alam niya naman natin, no? Kung ano ang may germ protection. Alam niya na yon, no? Gumamit ng sabon na may pantanggal ng germs. Hugas ang maigi ang ating kamay. At, syempre, no? Hindi sa mga public places, hindi naman agad makakapaghugas ng kamay. Pag uwi mo na lang sa bahay, paano kung maidampi mo na sa iyong mukha? So, kaya ka nga, merong ganito. So, what if sobrang dumi na talaga ng kamay mo? So, pwede tayong gumamit ng alcohol. Yan, alcohol or sanitizer. Maglagay tayo ng basyo, no, sa ating bags. Sa maliit lang para every hour ang pag-rub natin sa kamay natin. So, ayun lang. Tapos, papakita ko sa inyo. Ito, yan. So, after ko dumaan kay Dr. Tan, napadaan din ako sa Novo. Ayan. So, alam nyo ba na wala ka nang mabibilihan ng mask, pero kay Novo, makakabili ka. So, kaya lang, hanggang 3 piraso lang ang pwede mong bilhin. So, ito yung aking nabili kahapon sa Novo. So, wala naman ako masyadong nabili. Ayan. So, ito lang naman yung aking nabili. Ayan. So, 4 liters na siya. Ayan. So, ang halaga nito ay 150 pesos. So, sa 150 pesos, meron ka ng malaking pichel. Ayan. So, sa mga susunod na araw, nakikita nyo ko sa natin ito gagamitin. Bakit ako bumili ng ganito kalaking pichel, no? Ayan. So, next, nakabili rin ako nito, pangamot. So, itong pangamot ay 8 pesos lang. At sa mga susunod na video, papakita ko sa inyo kung saan ito gagamitin. Bakit ako bumili nito. Ayan. Tapos, ang pinakahuli kong nabili sa Novo ay, ayan, ang tatlong mask. Ayan. So, ang dami nilang tindahan nito, box-box, pero 3 piraso lang ang pwedeng bilhin kada isang tao. At pipila ka pa ng mahabang pila para lang makabili ka nito. Ayan. So, ayun lang naman, no? Sa Novo, nakakabili kung naghahanap kayo ng mask. Dahil nga, balita, no? Wala nang araw mabilan. So, punta kayo sa Novo, dyan sa may monumento. Ayan, makakabili kayo. So, kung gusto nyo bumili ng marami, magsama kayo ng madami. Kasi kada isang tao, 3 piraso lang. Ayan. So, ang halaga nito ay 3 pesos. So, 3 piso lang siya. Ayan, 3 piso lang siya. So, ayan lang guys, no? Punta kayo sa Novo kung kayo ay naghahanap ng mask. At ayan lang, no? So, abang-abang lang kayo sa mga susunod na araw, no? Yung mga binili natin sa Novo, makikita nyo kung saan natin gagamitin, no? At ayan lang, guys, no? So, sa mga nag-aabang sa akin dyan, ang update, no? Kay Dr. Tan. So, tuloy-tuloy pa rin naman yung araw at oras ng kanyang paggagamot, no? Kataon lang kasi, no, na uso yung NCOV virus, kaya konti lang yung mga nagpapatingin. So, ingat-ingat na lang po sa lahat. At ayan lang po. Bye!